Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng video. Pakiclick ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Sa kabila ng pagiging aktibo ni James sa ginagawa ngayong pagtakbo, ay hindi niya maiwasang hindi obserbahan ang mga kasamahan sa ampunan na kasama din niya sa pagtakbo. Kasalukuyan silang kasali sa isang laro, racing marathon, at nakikita niyang sa kabila ng determinadong mukha ng mga kasama sa laro, ay masaya din ang mga ito. Hindi niya masisisi ang mga ito, kahit siya ay ganoon din naman ang nararamdaman. Naging isang abala at masayang araw iyon sa Sweet Angel Orphanage. Isang malaking pangyayari din dahil sa kasaysayan ng ampunan na siyang tinitirhan niya, simula noong 5 taong gulang pa lamang siya, ay bumisita ang ilan sa mga pinakabigating tao, hindi lang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo. May 4 na mag-asawa at 2 single na lalaki at babae ang gustong mag-ampo ng mga bata sa Sweet Angel. Lahat ng mga ito ay kilalang tao. 3 sa mga mag-asawa ay mga business tycoon. May sikat na painter mula pa sa Italia. Mayroong doktor mula sa Espanya at mayroon din na kabilang sa royal family ng bansang Portugal. Napakaswerte ng kung sino man ang mapili na aampunin ng mga ito. Ngunit ayaw umasa ni James na isa siya sa mapili o mas masasabi niyang ayaw niya talaga. May mangilan-ngilan na rin naman na nagtangka na umampun sa kanya. Pero bago pa mangyari iyon ay palagi na lamang nagkakaroon ng problema, kaya hindi natutuloy. Wala naman sa kanyang problema na ampunin din, lalo na at alam niyang makabubuti din iyon sa kanya. Mas magkakaroon siya ng kinabukasan kaysa kapag nanatili siya sa ampunan. Ngunit kung isang foreigner ang mag-aampun sa kanya, ibig sabihin lang noon ay alis siya ng bansa. Baka maging maliit ang pag-asa na mahanap niya ang nawawalang nakababatang kapatid niya. Isang malakas na bagyo ang naging dahilan kaya maagang naulila si James. Nasira ang mga bahay at ari-arian nila nang dahil doon. Namatay dahil sa malakas na agos ng ilog ang parehong magulang niya at ang mga ilang kamag-anak nito. Tanging siya at ang 2 taong gulang na kapatid niya noon na si John ang natira sa masalimuot na trahedya. Naging mabagal ang tulong ng gobyerno sa mga nasalanta ng bagyo noon, dahilan para lalong mahirapan si James at ang kapatid niya. Ilang araw silang nanatili sa evacuation center ni John bago mapangakuan na dadalhin sa DSWD. Hindi lang din kasi sila ang mga batang naulila dahil sa trahedya. Pero bago pa man maayos ang lahat para sa kanila, parang bula na lamang na nawala sa kanya ang kapatid niya. Isang gabing natutulog siya ay may kumuha kay John at walang kahit na sino ang nakapagturo kung sino man iyon. Hindi rin sigurado kung kinuha ba ito o umalis na lang bigla at nawala ang kapatid niya. Naging masakit para kay James ang pangyayari. Si John na lang ang natitirang kamag-anak niya at nawala pa ito sa kanya. Ngunit kahit 5 taon na ang nakakaraan ay umaasa pa din siya na mahahanap ang kapatid niya. Magkakasama muli sila. Kapag lumaki na siya at magkaroon na rin ng sapat na kapangyarihan para maipahanap ng maayos ang kapatid niya kaysa sa ginagawa sa kanya ng gobyerno ngayon, ay mangyayari din ang kanyang matagal nang inaasam. Pero duda siya kung magagawa niya pa iyon kung sakaling ampunin siya ng isang banyaga. Nasa ganoong pag-iisip si James nang makita niyang nadapa ang lalaking nauuna ng konti sa kanya. Nakita niyang iyon ang kaibigan niyang si Adam. Tumigil siya sa pagtakbo at nilimot ang tungkol sa karera para tulungan ito. Nakita niyang may sugat ito. Ang sakit! Daing pa ni Adam habang inaalalayan niya itong bumangon. Malaki ang natamong sugat ni Adam, kaya hindi na nga katakataka na masakit nga iyon. Nag-aalala siya para sa kaibigan, kaya naman kahit may ilan ang tao na dumating para tulungan sila ay dinamayan pa din niya ito. Ganoon siya palagi sa mga kaibigan niya. Matulungin siya.
Sama pa na siya din ang madalas na gumagamot sa mga kaibigan niya at sa mga bata sa ampunan kapag may mga nasusugatan o kaya ay may nagkakasakit. Pangarap kasi niya na maging isang doktor. Napangiti ang madre sa ampunan sa ginawa niya. Ibinigay nito sa kanyang first aid kit at hinayaan na siya ang gumamot sa sugat ni Adam. His name is James. He was always like that. He was very helpful to everyone, especially to his friends. He wants to be a doctor someday. Narinig pa niyang pagbibida ng madre sa kanya. Hindi niya masisisi ang madre na gusto siyang ibenta ng mga ito sa mga bisita. Gusto lang naman ito ang makabubuti para sa kanya. Maswerte ang kung sino man na ampunin ng mga ito. Sigurado magiging maayos ang buhay dahil sa yamang taglay. Ngunit ayaw niyang malayo sa Pilipinas. Mas madali para sa kanya na mahanap ang kapatid kung nasa bansa pa din siya. Nang matapos si James sa paggamot kay Adam, ay napansin niya na binigyan siya ng kakaibang tingin ng isa sa kanilang mga bisita. Naalala niyang ito ang galing sa bansang Spain. Ito si Doctora Lopez. Ayon sa mga kwento kanina ay nagtatrabaho daw ito sa pinakamalaking ospital sa naturang bansa at bukod pa doon ay maraming ari-arian doon. Ngunit hindi kagaya ng iba ay wala itong katuwang. Wala daw itong asawa kaya ang gusto na lang sana ay mag-ampo ng anak. Sa pagtingin nito sa kanya ay nakakita siya ng ningning doon. Nagpapakita na tila interesado ito sa kanya. Hindi lubos akalain ni James na dahil lang sa isang simpleng tingin ay kakabahan siya. Tama nga ang naramdaman ni James na kinabahan siya sa tingin ni Doktora dahil nagkaroon ito ng interes sa kanya. Kinabukasan pagkatapos ng pagbisita ay sinabi ng madre sa kanya na siya daw ang gustong ampunin ng Doktora. Makakabuti para sa iyo ito, James. Mabait si Doktora. Magiging maayos ang buhay mo kasama siya. Pagkukumbinsi ng madre, bumuntong hininga si James. Pero sister, iyoko po sanang malayo sa Pilipinas. Ikinumento niya rito ang tungkol sa problema niya sa nakababatang kapatid. Naging seryoso ang anyo ng madre. Hanggang ngayon ba'y umaasa ka pa rin na makita si John? Tumangol si James. Nawawala lang siya, sister. Hindi pa siya patay. Nararamdaman ko, magkikita muli kami. Hindi niya mapigilan na maging emosyonal. Sa pagdating niya sa Sweet Angel Orphanage, ay nagkaroon na din siya ng pangalawang pamilya. Naging mabait ang mga madre at tauhan sa kanya doon. Gusto din niya ang mga kasamahan niya at halos kapatid na din niyang ituring doon ang mga kabarkada niya na sina Adam, Philip, Ethan, Vladimir at Charles. Halos kasing tanda niya lang ang mga ito, kaya nagkakasundo sila. Pero iba pa rin ang pakiramdam ng tunay mo na kadugo. Huminga ng malalim ang madre at may inilabas mula sa drawer ng table nito. Isa iyong folder. Hindi alam ni James kung bakit tila kinabahan siya sa maaring laman noon. 6 na taong gulang ka pa lamang nang matanggap namin ang report na ito ng pulisya. Kaya hindi namin ninais na ipakita sana sa iyo. Alam namin na masasaktan ka, lalo na at napakabata mo pa noon. Ngunit hindi naman maaaring itago ang lahat ng katotohanan, hindi ba? 9 na taong gulang ka na ngayon. James, siguro'y maiintindihan at matatanggap mo na din ang tungkol sa nangyari sa kapatid mo. Ipinakita sa kanya ng madre ang report tungkol sa isang 3 taong gulang na bata na biktima ng isang sindikato. Kinuha ang mga bato at mata ng bata at basta na lang itinapo ng bangkay pagkatapos. Hindi. Hindi si John iyan. Tanggi ni James. Ayaw niyang maniwala. Ayon din naman sa report ay hindi pa nakikilala ang bata. Hindi natin sigurado pero malakas ang kutob namin, James. Hindi ba't isa sa mga description mo sa kapatid mo ay mayroon siyang malaking balat sa likod? Ipinakita sa kanya ng madre ang litrato kung saan tila may balat sa likod ang bata. Nanginginig na tumango si James. Malabo ang litrato pero may ganoon nga ang kapatid niya. Ganoon pa man, hindi makilala ang bata sa mukha dahil na rin sa pati iyon ay sinira ng kung sino man ang gumawa ng karumaldumal na krimen. Gusto sana namin na magsagawa ng mga test para matukoy kung iyon nga ang nawawala mong kapatid, James. Pero
Hindi pa ganoon kabago ang teknolohiya ngayon at napakamahal ng pabayaran kung gagawin natin. Kaya naisip na lang namin na huwag nang ituloy. Lalo na at isang malaking pruweba na rin naman na siya ang kapatid mo base sa balat na iyon. Binitiwan ni James ang mga papel. Hindi niya kayang tanggapin ang lahat. Sa loob ng ilang taon ay umasa siyang magtatagpo muli ang mga landas nila ni John. Pero kagaya ng mga magulang niya, ay wala na din pala ito. Noong una ay ayaw niyang maniwala dahil wala namang natagpuan na bangkay. Kagaya ng pagkawala ng mga magulang at iba pang kamag-anak niya. Pero ngayon, ang mga larawan. Ang sabi ng madre ay 6 na taong gulang siya na makita ang report. Isang taon makalipas pagkatapos ang pagkawala ni John. 3 taon na ito at bihira lang ang may ganoong kalaking balat sa likod na bata. Kaya hindi man kumpirmado ay malamang na si John nga iyon. Napakasakit ng kanyang natuklasan. Kahit malaki na siya at dapat ay naiintindihan na niya iyon, ay napakahirap pa rin natanggapin. Nag-iisa na lang talaga siya. Lumabas si James mula sa opisina ng madre. Hindi niya napigilan na mapaiyak sa sakit. James? Just me, why are you crying? Ang may Spanish accent na boses na iyon ang nagpatigil kay James sa paglalakad. Napatingala siya. It was the Spanish doctor. Ang buong akala niya ay nakaalis na ang mga ito. Nilapitan siya ng doktora. Niyuko siya at niyakap. What's wrong? Care to tell me? Nanatili lang siyang nakatitig sa babae. Nakikita niyang bumaha ang concern sa mukha nito. Hindi siya nakapagsalita at nanatiling nakatulala dito habang umiiyak. Sa gulat niya ay niyakap siya ng doktora. Whatever it is, it's going to be alright. Mi niño chiquito, I'm here. I'm always here. Ma'am, masarap ang yakap ng doktora sa kanya. May kakaibang init. Naalala niya ang init na nararamdaman niya noon sa kanyang ina kapag niyayakap siya. Namiss niya iyon. When I saw you helping your friend, something moved on me. I like you, James. I want to adopt you. Please, give me a chance to be with you. I promise you, you'll never cry again. I will love you as my own child. I will try to give you everything in this world. You will never be alone again. I am with you. You're going to be a family to me. We were going to be a family. Napakahaba ng sinabi ng doktora pero ang huling pangungusap lang nito ang pinakatumatak sa isip niya. We were going to be a family. Hindi naman talaga siya mag-isa, hindi ba? Nandiyan ang mga kaibigan niya sa Sweet Angel, ang mga madre, ang mga tauhan. Pero ang ituturing siyang tunay na anak at pamilya ay iba pa rin pala sa pakiramdam. Lalo na sa bagong-bago pa lang niya na nalaman. Siguro nga ay iniwan na siya na nag-iisang kamag-anak na natitira. Pero hindi naman talaga malupit ang Diyos. Pinadala nito sa kanya si Doktora Esmeralda. Simula ngayon, ito na ang kanyang pamilya. Halos 1 taon pagkatapos ng pagbisita ay nakaalis na rin si James ng Sweet Angel at naisama ng doktora papunta sa Spain. Doon ay legal na inampun din siya ng doktora. Hindi naman nagbago ang pakikitungo sa kanya ng doktora simula ng unang ampunin siya nito. Pinag-aral siya nito sa isang magandang eskwelahan. Ibinibigay ang lahat ng pangangailangan niya at sinusuportahan siya sa mga gusto niya. Mabait ito at kahit madalas na abala dahil sa trabaho, pero naiintindihan niya ito. Para din naman sa kapakanan ng mga tao ang ginagawa nito sa mga pasyente nito. Balang araw ay magiging ganoon din siya. Lahat ng mga sakit na dinanas ni James sa malagim na trahedya na dinanas niya at ng pamilya, inabayaran nang dahil sa pagdating ni Esmeralda. Naging masakit ang pagtanggap sa pagkawala ni John, pero iniisip na lang niya ang magandang buhay at simula sa piling ng Espanyolang doktor. Hindi din naman nagbago ang pananaw ni James sa buhay kahit ilang taon na ang nakalilipas. Lalo pa nga siyang naging determinado na maging matulungin at maging doktor dahil sa nakikita niya na ginagawa ni Esmeralda. Naging masipag si James sa pag-aaral dahil nangarap siya ng malaki. Hindi naman siya nahirapan doon.
Kahit nasa ibang bansa ay hindi nahirapan na maka-adjust si James. Mataas daw ang IQ niya kaya naging madali para sa kanya na makasabay. Palagi siyang nakakasama sa mga nangunguna sa klase. Isama pa na magaling din siyang makisama. Nagkaroon siya ng mga panibagong kaibigan sa Spain. Naging maayos ang buhay niya doon. 16 na taong gulang siya nung una niyang makitang umiiyak si Dr. Esmeralda. Masigayan ito kaya naman naging matindi ang pag-aalala niya nang makita ito sa ganoong kondisyon. Nilapitan niya agad ito at tinanong kung ano ang problema. We are family, right? We are supposed to help each other. You can tell me to me, Mama. Pamimilit niya rito nang tumanggi itong sabihin sa kanya ang problema. Niyakap siya nito. Oh, mi hijo. James, it's just someone from my past. Means? My first love. The love of my life. He died. Oh. Hindi niya mapigilang mapakomento. Sa ilang taon na pagsasama nila ay walang sinuman na lalaki siyang nakita sa buhay nito. Yun pala ay mukhang stuck pa rin ito sa unang pag-ibig nito. I'm sorry to hear that. Layamo, James. He was the love of my life. But I can't have him. I lost him. And now, I won't even have the chance to be with him again. If you love him, why did you let him go? Because it's complicated. It's right to let him go. He came from a family that do arrange marriages, and he always already engaged to someone before we met each other. I can't have him. James felt sorry for his mother. Hindi niya alam na may ganoong pinagdaanan pala ito. Mahal na mahal din siguro nito ang lalaki kaya hindi na ito nag-asawa pang muli. But why didn't you fight for your love? It's not the right thing to do. He came from a well-off family, a political family. The girl he did marry was part of the bargain. He will do it for his family. It was for the betterment of his life and his family. Tumangutango si James. Somehow, sa kabila ng edad niya, inaintindihan niya ito. So I'm telling you now, James, if you would love someone, don't choose it to be complicated. It may be a romantic one to have, like Romeo and Juliet, but in reality, it isn't. It was hard to endure, especially if you really love that someone. Tumangutang muli si James at napangiti. Don't worry, Mama. I don't feel like doing that thing. Yet. Heck, I can't even see myself being in love to someone. Pinindot ng ina ang ilong niya. It's because you're still too young and so determined to your studies and future career. Someday, you'll feel it. But can you promise me one thing, James? I want you to be a good boy. Always, the way you are right now. Don't be a player. Make sure that if you will enter into a relationship, love her like she is the one you knew. You are going to marry. That she is the one. I'll always be your good boy, Mama. You can hold on to me on that. I promise. Mahigit isang dekada na ang nakalilipas at pinangahawakan pa rin ni James ang pangakong binitawan niya sa kanyang ina. Kahit karamihan sa mga kaibigan niya ay nagkaroon na ng nobya at meron pa nga na nagkaroon na ng asawa, ay hindi pa rin niya binibigyan ng interes ang pag-ibig. After all, masyado siyang abala sa buhay niya. Ngayon ay 30 taong gulang na siya. Hindi na siya ganoon kabata at kaabala para hindi niya isipin ang pakikipagrelasyon kagaya na lang ng naging dahilan niya noong nag-aaral pa siya. Maraming taon ang ginugol ni James para makapagtapos ng medisina. Naging napakahirap ng pinagdaanan niya. Pero dahil determinado siya at gusto niya talaga na maging doktor, ay nakaya niya. Palagi nakasuporta naman sa kanya ang ina. Kapag nahihirapan siya sa isang subject ay tinutulungan siya nito. Ito ang nagbibigay palagi sa kanya ng moral support. Pero noong nakaraang taon lang ay nagbago ang buhay nila nang masangkot sa Esmeralda sa isang malagim na car accident. Dahilan para maging half paralyzed ito. Hindi na makagalaw ang kanang bahagi ng katawan nito. Naging masakit para kay James ang nangyari.
Napakabait ni Esmeralda para ganoon ang sapitin. Masakit para sa kanya na makita ito sa isang hindi magandang lagay. Ngunit malakas si Esmeralda sa kabila ng lahat. Sa kabila ng kalagayan ay nanatili itong positibo. Kaya hindi nagtagal ay naging maayos din naman ang buhay ni James. Kahit na ba hindi na tuloy ang bumalik ang ina sa dating ito. Kahit halos kakatapos lang niya noon sa medicine school ay hindi naman siya nahirapan. Financially ay wala namang kahirapan na naramdaman si James. Maraming ari-arian ang kanyang ina na siyang kinukuha na nila ng source of income. Magpahanggang ngayon, mga stocks ng hospital kung saan marami itong investments, mga bahay bakasyonan sa iba't ibang bahagi ng Spain at pati na rin isang malaking asyenda. Kahit hindi na siya magtrabaho ay kaya niyang mabuhay ng marangya. Pero kahit ganoon ay hindi niya kailanman iniisip iyon. He wanted to live his dream. Ganoon din ang pangarap para sa kanya ng kinikilalang ina. Ang tanging nahihirapan lang siya ay dahil wala na ang nagbibigay ng moral support sa kanya. Nandoon pa rin naman ito pero hindi na ito kagaya ng dati. Sa halip na ito ang magpayo at sumuporta sa kanya ay ganoon na siya dito. Surely, marami siyang kaibigan. In contact pa din siya kahit sa mga dati niyang kaibigan na sina Philip, Adam, Vladimir, Ethan at Charles. Few years ago ay itinayo nila ang Sweet Angel Group of Companies. Hindi man nahahawakan personally ni James ang business ay malaki ang nakukuha niya doon. It was one of the leading group of companies in the whole world. Hindi na naman katakataka iyon. Philip, Adam and Vladimir were adopted by a very rich family who owned a lot of businesses internationally. Dahil ang mga ito din ang nagmana ng negosyo ng mga magulang ng mga ito ay nahasa ang galing ng mga ito. Ipinag-merge din ng mga ito ang namanang business sa itinayong group of companies dahilan para mabilis na umunlad at makilala iyon. Hindi siya ganoon ka-hands-on sa negosyo nilang iyon pero time to time ay tumutulong din naman siya. Mas gusto niyang ituon ang pansin sa pagiging doktor niya at dahil na rin kailangan niyang manatili sa Spain para bantay-bantayan ang ina kahit na ba may private nurse naman ito. Gusto din kasi niya na kahit papaano ay maging hands-on dito. Kagaya ni Charles at Ethan, mas masasabi niyang capitalist partner siya ng SAC. Tanging mga kaibigan na sina Philip, Adam at Vladimir ang hands-on doon. Naiintindihan naman siya ng mga ito. Ngunit kahit may mga kaibigan ay hindi pa rin madali para kay James ang lahat. Hindi naman kasi palagi nasa tabi niya ang mga ito. Naiintindihan din niya na abala ang mga ito pero gusto sana niya na mayroong isang tao na nasa tabi niya palagi para suportahan siya. Kung may girlfriend lang kasi sana siya. Hindi pa rin nahanap ni James ang kanyang the one. Gusto kasi niyang sundin ang pangako sa kanyang ina na kapag nagkaroon siya ng nobya, yun sigurado na. May mga nagugustuhan naman siyang babae pero hindi rin nagtatagal ang mga pagkagusto niya sa mga ito. Hindi niya alam kung bakit. Gusto din kasi niyang maramdaman ang sinasabi nila na lumalakas ang tibok ng puso kapag nakikita at nakakausap siya. Nasasabi ka na makasama niya. And the likes. Gusto din niya iyong tipo na kahit hindi sila madalas magkita, ay tila ayos pa rin ang lahat. Sa kasamaang palad, madalas ay physically attracted lang siya sa isang babae. Magaganda mga Spanish na babae, pero walang kahit na sino ang nakapagpapatagal sa interest niya. Hanggang ngayon, sa kabila ng pagiging Spanish citizen ni James, ay hindi pa rin siya nakakalimot sa bansang kanyang sinilangan. Sa tuwi na ibumibisita siya doon bilang partner pa rin ng SAC at tingnan ang ilan sa investments doon. Pero sa ngayon ay bumisita siya para tumulong sa foundation ng SAC sa Pilipinas. Sa kabila ng pagiging matulungin ni James, kailanman ay hindi siya humingi ng malaking kapalit. Having Doctora Esmeralda in his life is beyond blessed. Pero sa medical mission na pinuntahan nila ngayon, kasamang ilang tauhan ng foundation ay naging napakabait sa kanya ng Diyos. He sent him an angel. What is her name? Hindi napigilang magtanong ni James sa namumuno ng foundation. Madalas na present siya sa mga ganitong malaking medical mission pero ngayon lang niya nakita ang babae. Oh, her name is Jillian. Bagong volunteer,
siya ng foundation. Napakabait na bata niyan. Pagbibida ng kinausap niya. Bata? Napakunot noo si James. The lady looks young but he thinks that it wasn't appropriate that she was called like that. Tumawa ang directress. Doc, huwag mo sabihin na may gusto ka sa kanya. She was more than 10 years younger than you. 18 years old pa lang siya. Saka sobrang strict ng parents niyan. Madalas nga na sandali lang siyang tumutulong dahil pinauwi na agad siya ng parents niya. Big age gap. Naisip-isip ni James na masama nga kung sakaling lapitan niya ang babaeng iyon. Mahigit isang dekada ang layo ng agwat nilang dalawa. That could be a complication in a relationship. Kagaya ng sinasabi ng kanyang ina na iwasan niya. Pero pilitin man na iwasan ni James ang babae ay hindi niya maiwasan na alisin ang tingin dito. Maganda ang babae. Gusto niya may kahabaang buhok nito. Ang may pagkasingkit na mga mata nito at matangos na ilong nito. Kapansin-pansin din ang dimples sa gilid ng mukha nito, pati na rin ang tila normal lang ang pagkapula na labi. Fair ang balat nito pero makinis. Simple lang itong manamit at napakapino ng mga kilos. Pero sa mga nakalipas na oras ay hindi lang ang magandang itsura nito ang napansin ni James dito. Yun din ay ang tila napakagandang ugali ng babae. Sa loob ng ilang oras ay inobserbahan nito ni James. Napakabait nito sa mga tao. Napakamatulungin. Lahat ng mga ginagawa nito ay bukal sa loob nito. Wala siyang nakikitang pagbabalat kayo kagaya na lamang ng madalas na nakikita niya sa mga volunteers ng iba't ibang medical mission. Palagi din itong nakangiti at kahit may ilan sa mga pasyente na nakakadiri ang sakit ay wala man lang siyang nakikitang kahit anong masamang reaksyon mula rito. It seems like she has a pure heart. Mag-alas 4 ng hapon nang matapos ang medical mission. Sa pagtatapos noon ay nag-alay sila ng dasal. Ang pinuno ng foundation ang nag-lead ng dasal. Kakasimula pa lamang nito nang may marinig siyang kung anong bumagsak kaya na-distract siya. Napatingin si James sa direksyon ni Julian. Nakita niyang bumagsak ang cellphone nito. Napansin niyang natulero ito pero hindi kumibo para kunin ang cellphone. Salip ay pinilit nito na mag-concentrate sa dasal. Ipinapakita nito na mas mahalaga para rito ang Diyos kaysa sa kung ano man na nasirang pagmamay-ari nito. James felt something that moved in him when he saw that. Siguro nga hindi niya pa nakikilala ito ng lubos dahil nag-oobserba lang siya sa mga ginagawa nito. But he felt special in every way this day. Maaring hindi niya pa ito nakakausap pero sa mga kilos nito ay kinuha na agad nito ang interest niya. At maano ba kung maging komplikado kung sakaling magpakita siya ng interest dito? Sa mga nakita niya ngayon at kakaibang nararamdaman niya para rito, lahat ng sakit na mararamdaman niya kapag nakipagrelasyon dito ay magiging worth it. Ilang taon na lang at ikaw naman ang susunod, Julian. Pakiramdam ni Julian ay nanginig siya sa sinabi ng kanyang nakatatanda at nag-iisang kapatid. Si Ate Julie. Dapat ay masaya siya at ito din ngayong araw na ito. Ito ang araw ng kasal nito at mayroong malaking handaan na magaganap. Napakaganda ng paligid. Maganda din ang ate niya sa suot nito na puting off-shoulder na gown. But the both of them don't feel like celebrating. Hindi lihim sa pamilya na isang arranged marriage ang kasal ng kanyang ate at isang batang politiko. Kailangan iyon para na rin sa magandang team-up ng kanyang ama at sa mapapangasawa ng ate niya sa susunod na eleksyon. Umiling si Julian. Huwag kang ganyan ate, bata pa ako, kakagraduate ko nga lamang. Pero matagal nang pinag-uusapan ni na papa at ng isa pa niyang kaibigan na senador ang tungkol sa iyo at sa anak nito. Alam mo naman yun, hindi ba? Huminga ng malalim si Julian. Matagal na niyang alam iyon. 18 years old siya nang ipaklala sa kanya ng ama niya, si Alfred, ang anak ng kakilala nitong senador. Hindi man tuwirang sabihin sa kanya ng ama, ay mararamdaman naman sa kung paano nalang ibuyo sa kanya nito si Alfred noon. Yamang lamang ay bata pa siya noon at si Alfred ay nagsisimula pa lang din na i-build up ng ama nito bilang isang magaling na politiko kagaya ng ama nito. 2 taon na ang nakalipas simula ng ipakilala niya sa akin si Alfred. Siguro naman ay hindi mangyayari iyon. It will.
Ganun din ang ginawa ni Papa at kay Andrew sa akin noon. Hinawakan siya ng kanyang ate. Malaki ka na, Julian. Naintindihan mo naman ang mundong kinabibilangan natin, hindi ba? We should live by the rules, bound to it. Natatakot ako, ate. Hindi niya magawang maging emosyonal. Julian came from a political family. Kilala ang pamilya nila bilang isa sa mga magagaling na politiko sa Pilipinas. Hanggang sa nangyaring eskandalo, halos 2 dekada na ang nakalilipas. Nasangkot sa isang malaking kaso ng graft and corruption ang lolo niya, dahilan para masira ang pangalan nila sa mga tao. Naging isang malaking kahihiyan iyon sa pamilya niya. Ngunit ayaw ng kanyang ama na basta sumuko. Gusto nitong ipagpatuloy pa rin ang pagiging magaling sa politika. Sa kabila ng kaalamang mahihirapan na itong kuhanin ng tiwala ng tao. Hindi pa rin nalilimutan ng mga ito ang nangyari at kahit ang ilan sa mga kilala nilang politiko ay hirap din na magtiwala sa kanila. Kaya hindi nila nakukuha ang suporta ng mga ito.